Nang ilabas ang desisyon ng Korte Suprema na pumapabor sa bail petition ni Senador Juan Ponce Enrile, tanging naglabas ng dissenting opinion si Associate Justice Marvic Leonin. Bagamat sinang-ayunan nito ni na Chief Justice Maria Lourdes Sereno at dalawa pang maestrado. Ayaw palagpasin ni Associate Justice Lucas Bersamin ang dissenting opinion ni Leonin dahil binaluktot anya nito ang katotohanan. Sa kanyang isinumiteng tugon sa mga kapwa maestrado, inireklamo ni Bersamin ang kawalan ng respeto sa proseso, mayorya at kapwa maestrado ni Leonin. Iginiit kasi ni Leonin na pinilit ni Bersamin na magkabotohan kahit marami pa siyang tanong hinggil sa draft decision. Ibang bersyon din umano ang pinapirmahan ni Bersamin. Ayon kay Leonin, sa deliberasyon, pumayag si Bersamin na abandonahin na ang humanitarian consideration bilang basehan sa pansamantalang paglaya ni Enrile. Pero sa pinal na desisyon ay naroon pa rin ito. Inireklamo ni Bersamin sa anbang si Leonin. Nilabag umano ni Leonin ang internal rules ng SC laban sa pagdedetalye ng mga deliberasyon. Kabaliktaran umano ng totoong naganap ang isinulat ni Leonin na tila ba nagmamalinis at nagmamarunong. Lahat daw ng mga maestrado, nasa mayoryaman o minorya, ay alam kung ano ang pinagdebatehan, pinagbutohan at pinirmahan. Iginiit ni Bersamin na Pebrero pa nakakalendaryo sa Anbank ang bail petition ni Enrile at handa na ang draft decision niya noon. Tila daw delaying tactic na ang serye ng tanong ni Leonin sa sesyon noong August 18. Ayon kay Bersamin, dapat igalang ni Leonin ang pasya ng mayorya. Kinailangan anyang itama ang mga pangyayari dahil reputasyon niya at iba pang maestrado ang nakasalalay. Humingi si Leonin na higit isang buwang palugit para masagot si Bersamin, pero isang linggo lang ang binigay sa kanya ng SC. Ina Reformina, ABS-CBN News.